Hello mga katropa peeps, ngayon po pag-uusapan natin ang difference ng pre-selling at ng RFO units or ready for occupancy units. Ano po ba ang pagkakaiba at saka ano po ba ang mas magandang bilhin? So unang-una po, sa status. Ang mga pre-selling units, di pa po existing ng mga building o yung mga bahay. Ang nakikita nyo pa lang ay lupa. Di po ba? Ang RFO naman ay meron na pong mga bahay, may development na, nakikita nyo na yung babayaran nyo ay gawa na at gusto nyo nang lipatan. At sure kayo na yung developer na yon may bibigay sa inyo yung property. Samantalang kung pre-selling, syempre wala kayong assurance kung may bibigay ba sa inyo yung property na binili nyo. Di po ba? Kaya importante na titingnan nyo yung developer na nagbebenta sa inyo at maganda yung pangalan nila tulad ng First. Nakita nyo naman, kung ano yung sinabi nilang ibibigay sa inyong unit, yun ang ibibigay sa inyong unit. Pangalawa, yung cost. Siyempre, kapag pre-selling, mas mababa po yung value. Tapos, sa RFO, mas mataas na ang presyo. Kasi developed na yung property. At saka, nag-appreciate na yung lupa. Diyo ba? Kasi nung pre-selling, siyempre, sinasabi ng mga developer, magtiwala kayo sa akin. Ganitong presyo, ibibigay ko sa inyo ng mababa, magtiwala kayo sa akin, after 2 to 3 years, ibibigay ko sa inyo yung property. Ganun. Pag ready for occupancy, ang sabi ng mga developer, ay, eto na yung bahay. Wala ka nang iisipin. Hindi mo na kailangan mag-take risk pa. Pero, mas mataas na yung presyo namin. So, pangatlo po, ay yun naman pong mas magandang investment ang pre-selling. Kasi, syempre, noon pong bibilhin nyo, kunwari ang pre-selling price na 1.7 M lang. Kasi nga, lupa pa lang siya. Kaya mababa pa lang. Hinihikayat pa nga kayo ni developer na mag-invest sa kanila. At hayaang magtiwala kayo sa kanila, di ba? Pero ang mga ready for occupancy, additional po yan ng 300 to 400,000 in 2 years, in 3 years, kapag gawa na, RFO na siya, syempre, wala ka nang dapat isipin, gawa na nga po eh. Di po ba? Kaya, ang number 4, yung availability naman. Eh di noong pre-selling, ayun pa kumuha, iniisip mo, ay, ang tagal namang ma-turnover, kasi ang turnover, 2 to 3 years pa, ayokong kumuha. Eh ngayon, nag-RFO na, ready for occupancy, wala ka na pong mabili. Kasi, naunahan ka na nung iba na nag-invest nung pre-selling. Di po ba? Kaya, kahit gustuhin mo man ngayon, makipag-agawan ka man, ay mahihirapan ka. Kasi, hindi na flexible ang payment terms. Ngayon pong pre-selling, flexible pa. Yan po yung panlima natin. Pag pre-selling, flexible pa po yung payment terms. Yung down payment, kailangan kaya mo hulugan ng isang taon pa. Kung ang down payment ay 200,000, i-divide mo pa yun ng 12 months, babayaran mo pa yun ng 12 months, hatiin mo mga 13,000 lang monthly, ganun. Pero, kapag RFO na po, kailangan, kung may na-avail na unit o may mga nag-fallout na unit, makikipag-unahan ka, pero kailangan mong bayaran ng spot cash. Yung 250,000 na kailangan mo ng down payment, kailangan bayaran mo na. So, ano na nga po ba ang mas magandang bilhin? Ang pre-selling o RFO? Sa akin, nakadepende po yan kung ano yung pangangailangan nyo. Gagamitin nyo na po ba yung bahay? Kung hindi naman po, ay di mag-pre-selling muna kayo. Antayin nyo po, mag-take risk po din kayo at antayin nyo, sumama kayo sa developer na umakyat ang value ng property. Di po ba? Bumili na kayo ngayon. Tapos, mag-antay po kayo ng 2 to 3 years para tumaas yung value ng property at mas mag-e-enjoy po kayo. Dahil iisipin nyo na, yung binili kong 1.7, 2.1 na. Tapos, after 6 years, 2.6 na, 2.7 na, ganon. Samantalang, kapag RFO po, yung bibili nyo sanang 1.7, 2.1 na nga. Pero, syempre, bibili po kayo ng RFO kapag kailangan nyo naman puntirhan na. Syempre, kaysa naman nag-apartment kayo, umuupa kayo doon at ngayon nyo lang nakita ang First. Eh di, bumili na po kayo ngayon kasi
Siyempre, wala naman tayong lugi talaga sa lupa, kaya lang mas mataas na ng konti. At least, yung inuupa mo sa nirerentahan mo, pupunta na po doon sa RFO units. Di po ba? Pag kailangan na tirahan, RFO. Kapag kailangan lang ng investment at nag-uumpisa pa lang, ayaw nyo pa naman tumira pre-selling. Yun lang. Bye!